natin ngayon nalulutuin is laing. Ayan, ingredients natin. Siling manghang, ayan. Maraming luya, durog na luya. Yung durog yung luya guys, kasi tinitira nila sa plato pag hindi durog. Kailangan durog para makain nila. Of course, sibuyas, tsaka bawang. Ayan. Gusto ko sa laing maraming luya. Tsaka siling haba. Ayan. Siling haba. Tsaka yung gagamitin kong panimpla is bagong alamang. Ayan guys. Tapos yung sahog natin is dilis. Ayan, nahugasan na siya guys. Ayan, dilis. And of course, hindi mawawala ang ating kakanggata at saka pangalawang gata. Yan ang ating inuluto sa ating laring. And of course, hindi mawawala ang ating main ingredients, ang gabi. Ayan guys, maraming gabi. Kaya marami siya kasi galing siya sa sister ko. So, harbat-harbat lang doon. Kaya marami lahat ng ingredients na yan. Shoutout nga pala sa mabait kong sister. Follow nyo siya sa kanyang star maker. Mahilig yung kumantay. Ayan. And then, dahon ng gabi. Ayan, dalawang bug ko siya guys. Ayan. Marami kasi siya eh, kaya marami rin gata. Okay lang, mahilig naman kami sa gulay. Ayan guys, magpainit lang tayo ng kawali. Igigisa lang natin ng konting-konti yung ating bawang sibuyas sa kaluya para lumabas yung kanyang lasa. Lagyan lang tayo ng konting oil. This oil na to guys, okay lang yan. Gulay lang naman yung ating lulutuin. Nag-trikuan lang yan ng mga uska. Ayan, kunain natin yung ang uragon nino. Yan, sama na din natin. Para maluto na siya. Ito yung sotay lang ito guys. Pagkaroon lang siya ng ang ating pampalasa. Hindi na tayo mag-aasin kasi may bagong na. Isa natin siya para hindi malangsa. Isa lang. Tapos lalagay na natin yung pangalawang gata. Ito yung unang gata guys. Pakuloyin lang natin siya. Bago natin ilagay yung ating gabi. Siyempre habang kumukulo siya, habang inantay natin magkulo, lalagyan natin siya ng pampalasa guys. Sa panlasa nyo kung anong gusto nyo ang lasa. Excuse me. Lagyan ko siya ng chicken cubes. Oh, shout out chicken cubes.
isa. And of course, paminta. Guys, pag naglagay na kayo ng bagoong, huwag na kayong maglagay na kasi sumalat na yun. But for the health, so mahilig sa paminta. Saglit lang to guys, magpupulo na magpupa. Depende rin sa inyo, yung iba ano eh, dinidiretso na nila yung gulay, sabay sa kasagata. Pwede naman din. Sa akin naman, marami naman kasing gata, marami yung unang gata, marami rin yung pangalawang gata. Kaya so, okay lang sa akin na ano, na magpupulo ko. Guys, kulo na siya. Lalagay na natin yung ating gulay. Inuuna ko nilalagay yung ating dahon kasi ano na to, concentrated na siya kasi natuyo. Matagal tong maluto. So yan ang unahin natin. Sisip-sip din pati ito ng sabaw para ma-adjust pa natin kung dadagdagan ba natin ng sabaw. Kasi ano to eh, concentrated na siya. Tuyo na ba? Ayan, yan yung inuuna ko talaga para madagdagan ng sabaw kung sakaling sinipsip niya yung ating unang gata. Sisusunod natin guys yung ating laman ng gabi. Yan. Yan. Medyo marami siya guys. Marami rin naman yung sahog. Okay lang. Yan. Try lang natin siyang magluto. Actually, hindi po ito no, kinukugay hanggang maluto kasi sabi nila kumakati daw. So, tatakpan lang natin siya, guys. Hanggang siya ay maluto. Ayan. Tsaka huwag po kayong matakot na ma-overcook yung ating gabi kasi overcook naman talaga ang pagluluto niyan. Talagang pinapa-absorb maigi yan sa gata. Ayan, takpan lang natin. Ayan guys, kumukulo na siya. Marami pa siyang tubig, so hindi pa yan yung inaantay natin na consistency ng gata para ilagay natin yung pangalawang gata. So ayan lang natin siyang kumulo ng kumulo, tapos matuyo yung unang gata bago natin ilalagay yung iba nating panghalo. Ayan. Tsaka huwag po natin hahaluin kasi kumakati daw po. Ayan lang kumulo ng kumulo hanggang siya ay manawa. Ganun po. Ayan. Balikan na lang natin siya later. So, ayan guys. Nag-absorb na yung ating unang gata. Ayan na oh, after 45 minutes. Hindi ko po siya hinalo kaya ganyan pa rin yung kanyang itsura. Okay lang po yan. Importante luto. Para hindi siya kumate. Lagyan na natin yung ating dilis. Ayan. Ating golden dilis. Marami rin pang ating sahong. Naggulay po tayo ngayon kasi nung nakaraan, puro na lang karne yung ulam ng mga ano. Mahirap naman yung puro karne. So, pagkatas natin ilagay yan, yung ating additional sili. Ayan, green. Hindi po mawawala yan. Kung gusto po ninyo ng medyo matamis-tamis, pwede naman kayo maglagay ng asukal. Pero ako, gusto ko ganyan na lang. Wala namang kasing sustansyang makuha sa asukal, lasa lang. So, ito na yung pangalawang gata. Nga pala guys, pag nalagay niya na yung pangalawang gata, ito naman ay natutunan ko sa aking father. Huwag niya na daw pong tatakpan kasi lumalabnaw. So, ayan, lulutuin lang natin siya sa low heat. Actually, na-try ko naman talaga yon. Dumidikit kasi sa takip pagka tinatakpan. So, ayan, ganyan lang siya. Antayin lang natin siyang maluto ulit. Mahina lang po yung apoy para hindi siya matunog sa ilalim kasi hindi natin siya inahalo. So, ayan lang guys, huwag na natin takpan. Hayaan lang natin siyang maluto. Very low heat lang. Okay lang yan kahit sobrang tagal pa na pagluto kasi laing naman yan. Overcooked talaga ang pagluluto. Hey guys, see you later. Nagmamantika na yung mga kilid-kilid.
sinyalis na yan na masarap na yung kanyang sarsa. So, ayan. Haluin natin for once. Isang beses lang. Para lang ay ibabaw yung ibang condiments. Ito naman na siya guys eh. So, sarap. Sarap ng amoy guys. Sigil ko lang. Actually, luto na siya. Ayan. Sarap. Pero natin pa siyang lulutuin uli. Gusto ko yung luto-luto talaga. Ayan guys, luto na siya. Ayan. Siguro mga 2 oras natin niluto siya. Ayan na siya. Ang kanyang consistency talagang pack na siya guys. Tinikman ko na rin siya guys. Kilong-kilo na yung kanyang lasa. Makikanin itong ganitong klaseng luto. Ayan. Sarap. Tsaka yung gabi. Yung laman ng gabi. Maligat siya guys. Kaya ang sarap. Ayan. Hindi ko pa po pinapatay yung apoy. So, ayan. Sarap nyo guys. Kung gusto nyo pong magluto ng ganyan, ilalagay ko po yung ingredients sa description box. Padali naman lutuin yan guys. So syempre meron pa rin dyan mga hindi talaga nagluluto. So sige, lalagay ko yung ating ingredients. Bye-bye. See you to the next video po. Abangan nyo na lang po mamaya sa live ni Cloud9 TV. Ang paghuhusga. Kung anong lasa ng kanyang paboritong laing. Ayan. Spicy laing. Uragon laing. Bye-bye guys. God bless you all. Ingat po tayo lahat. Ayan. Sa mga nasa abroad, ipagluluto ko kayo pagka nandito na kayo guys. Guys, luto na siya. Wow! Huhusgahan na ng ating gigolo kung anong lasa. Paborito niya to eh, yung laing. Yung isa naman, puso. Ito naman yung isa, gusto niyang laing. So, ayan. Siya yung magtitikim, si gigolo number 1. At by date, si gigolo number 2, lumayas. Siya raw ay mayroong date somewhere in the Binis. Makinli pala. Walang kung saan. So, ayan. Sarap. Sakto lang yung anghang niya. Hindi siya masyadong maanghang, guys. Pwede nyo naman dagdagan kung sayang. Sarap ng ano ng laman ng gabi guys. Talagang nakakatakam niya. Grabe, isang mangkok yan. Sinukat niya nga pero isang mangkok naman. O di ba? May pag ganun-ganun pa. Kain tayo guys. Oh, tsura pa lang, sarap na. Alam. Ayan, tignan na. Si Gigolo number 1 yan. As always, nakahubad kaya ayaw nila magpakita. Nasa? Yummy! Thank you guys. God bless. Thank you sa support kay Cloud9 TV. Thank you so much. Stay safe, everyone. See you to the next vlog. Thank you so much.